wish lang, wag na lang anuhin yung haters, yung bashers. Kumbaga, disregard mo na lang. Wag focus sa basher. Wag focus sa bashers, although sometimes. Sa'yo na lang. Sa akin, ay pwede rin naman. Oo, oh, yan. Kasi baka pag ano, di ba ano. Hello po mga kalingapal, come back to my YouTube channel. For today's video po ay kakausapin natin yung mga K-boys po tungkol po dito sa ano sa vlog po ni Carla. Ayan, kung anong masasabi nila sa ano sa pagbablog ni Carla. Samahan niyo po ako guys. Yan no, si Kuya Jens, Kapitan. Samahan ka Nico. Ayan, kasama si ano si Kuya Nico. Ayan. Yes bro, napalapit ka sa akin parang Kapitan! Parang may kilalang ko eh, nararamdaman ko. Paano ko ba sisimulan to? Eh, alam ko naman na ano, updated ka. No, na... Ano yan? Basta alam mo na yun. Ano nga, hindi ko nga alam yun. Eh si Carla kasi ngayon nagbablog na. Oo! Di nga! Di mo alam? Ay na! Di ba? Kailan pa? Kapon? Grabe mo lang. Gagawin ko lagi dyan ng reaction. Gawin mo yung reaction kasi nagawa na namin eh. Nagawa na yata lang. Gawin na lang hindi. Okay, hindi bro, kasi ano, nandito ako para... Siyempre, baguhan si Carla, di ba? May tingin sa akin. Mamaya kayo, may time kayo mamaya. Comment ako bro. So first time ni Carla mag-vlog, beginner, anong may papayo mo sa kanya? Sa lang may papayo ko, magpakatotoo lang siya. Paano pakatotoo? Kung ano yung gusto niyang sabihin, ano yung gusto niya, expression niya sa normal na pakipag-usap, kung paano siya makipag, yung tone ng boses niya, yung umaari, yung natural face lang, kasi mas maganda si Carla pag yung ano, yung natural beauty niya, yung walang masyadong ano, make-up, mas bagay sa kanya yun. Tsaka syempre, wag na wag magpapapay ko sa mga bashers. Yun. Yun yung pinakamahalaga eh. Kasi yung bashing bashers ay normal yan sa social media. Importante magtuloy-tuloy ka. Tsaka una, lagi mong isipin na kung bakit ka nag-umpisa, ba't ka nagsimula. Ayun nga, grabe lang. Yung pinakamahalaga dun eh. Yung mga bashers, nandiyan yan. Thankful tayo sa bashers kasi sabi na ikilala tayo. Nanonood sila. Dagdag views sila. Ayun, congratulations si Carla. Pero pagdating din naman sa mga technicalities, yung technicalities. Normal lang na magkamali. Normal lang magkamali. Siyempre, kasi tayo. I-edit mo na lang. What, bago ka mag-upload, i-review mo muna palagi yung vlog mo. Kasi baka may mga nasabi tayo na dahil random nga, parang on the spot, minsan. Minsan, mali. Diba? Mali na yung ano, parang hindi naman yung ibig natin sabihin. Nasabi natin. Mali yung term na ginagamit. Mali yung term na nagamit. So, kailangan natin i-review yung mga vlog natin bago natin i-upload. Sabi nga, think before you click. Yun ang mga pinakano ko doon. I-review at tingnan kung magiging ano, maintindihan ng mga manonood lahat ng sinasabi. So ngayon naman bro, sa ano naman, sa reaction mo naman, anong reaction mo nung malaman mo na nagbablog na si Carla? Anong effect nito sa ano sa mga sa kanya, sa viewers, anong magiging epekto nito? Siyempre, unang-una nakita natin bro na munang upload pa lang magwa 100k views na. Ganun palakas. Oo nga, isang upload. Ganun palakas bro. Malaking tulong to para siyempre unang-una kay Carla, sa family niya. Tsaka pag na-enhance to ni Carla, mangyayari yung sinabi niya dun sa upload niya na balang araw makakabalik siya ng tulong sa mga nangailangan. No? Tsaka mas matidevelop niya yung sarili niya, di ba? Oo. Tsaka may pagkukunan tayo ng bagay na pwede natin bigyan ng reaction. Ayun ang importante. Thank you, Carla. Yun ang importante. Thank you. Di na namin kailangan hagilapin ka. Yan. Alam na namin ang mga nararamdaman mo. Matingin lang kami sa channel mo. Yun. Thank you, bro. Thank you. Thank you, bro. Salamat, bro. Ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga. Thank you, bro. Okay. Dito tayo ngayon guys, lipat naman tayo kay Kuya David Vlogs, isang ano, malapit po, isang ano, K-boys po na napaka malapit po at nagsilbing kuya kay Carla. Ayan. So, bro, since lagi kang kasama ni Carla, alam mo naman siguro nagba-vlog na siya, di ba? Oo, ito pinapanood ko ngayon. Ayun. So, nandito ako para tanungin ka kung anong maipapayo mo since beginner si Carla sa pagbablog. Para sa akin naman, enjoy niya lang muna. Huwag niyang isipin yung mga, di ba, huwag siyang ma-pressure, kung mag-upload din siya ba o hindi. Ano. Enjoy niya lang hanggang sa pagiging enjoy na siya. Yun, magiging magaan yung pagbablog niya. Kasi, ala ng iba yung vlogging is ano. Okay, parang madali lang. Madali lang. Kanta-kanta, video-video ka lang, ganun lang. Hindi rin.
meron pang meron mga ano mga kailangan i-consider mga bagay. Ano din, stressful. Yun. Ano, saka yung siyempre sa mga viewers yung expect sila. Pero kay Carla, since ano pa lang, student siya. Enjoy niya lang, gawin niyang ano, outlet for the stress niya sa kanyang studies, di ba? Pagka burnout na siya kakaaral, pwedeng maging outlet niya yung pag-aaral. Yes, tama. Kasi may iba siyang magawa, no? Enjoy mo lang Carla at good luck sa channel mo. Ayun. Ito na. Andito lang ako bilang kuya mo para tumabay. Ito. Mag-alalay sa'yo. Vlogging ka. Follow up question na lang ano, Kuya Kalingap David. Anong ano nito? Anong magiging, tingin mo, anong magiging positive effect nito? Positive effect? Oo. Nang pagbablog ni Carla. Pagbablog ni Carla. Una-una para sa kanya, ang positive effect nito is mas ano magiging yung self-confidence niya since nakilala natin siyang mahiya. Super. Oh, super. As in, nahiyain talaga. Si Nanay Sintia nga, hindi makapapaniwala na ganyan na daw si Carla ngayon na kumpiyansa na, di ba? At yun nga yung sabi ko, outlet niya pagka nag-burn out na siya, libangan. Then sa mga viewers naman, yun, mas makikilala nila lalo si Carla. Yun. Kung paano siya nang wala siya sa serye. Yun. Yung sarili niyang ano, kung ano talaga yung personal life niya. Personal life niya yung kanyang ugali. Oh, yun. At para sa ano naman, para sa Kalingap, magandang ano rin ito. Mas masasabi niya siya mag-vlog. Yun. Pag nag-vlog siya kay Kalingap, mas ano niya, confident. Yun. Good luck, Carla. Yun. Thank you, bro. Salamat sa iyong ano, wonderful advice. Yes. Salamat din, Tuyanel, at supportive ka kay Carla. Eh, siyempre naman. Dito tayo kay Kalingap Dan. Ayan, bro. Ayan. So, ano, short interview lang, bro. Yung advice mo lang kay Carla since baguhan siya ngayon sa ano, larangan ng pagbablog. Advice ko lang kay Carla na huwag siya mag-topic sa mga bashers or sa mga negative na lang sa paligid niya. Kasi hindi yan mawawala. Marami talaga kahit wala ang ginagawang mali or masama, may mga tao pa rin na ganun ang tingin sa'yo. Kaya huwag mo sila intindihin. Just ano, be yourself. Enjoy mo lang pagiging vlogger kasama ang Kalinga at yung mga nagmamahal sa'yo. Yun, mas bigyan mo sila ng pansin. Pag yung mga hindi nakakatulong sa'yo. Pero yun na yung mga na experience ko sa akin pagiging vlogger, so sinishare ko lang. Yun. Thank you, bro. Salamat. O yan guys, dito naman tayo kasama po natin si Kalingap Edo ang nag-iisang sakalambo talaga, grabe. So ayan, hingin natin siya ng advice na about kay Carla dahil newbie po si Carla sa pagbablog. Newbie sa akin ano ko na is enjoy niya lang yung pagbablog ano, at saka siguro wag niya masyadong pilitin yung pagbablog kapag hindi ano pagka busy kasi yun. Kasi isang nakakaano nakakapagpahina sa iyo kapag ano ba pag matagal na kasi isa yun yung tagal lang sa pinakamahirap i-maintain ng isang vlogger na pagpatuloy kanyang content kasi may mga times na nakakatamad talaga. Oh. Kaya kung kailan ka lang free saka doon ka mag-vlog. Oh, saka nasa mood ka, no? Oo, nasa mood. Kasi yeah. Yun ang pinakamaganda, enjoy mo lang yung lahat na nangyayari para at least basta yung vlog mo maganda panoorin. At pwede mo ramdam na nag-ano ka lang. Nagagawa ka naman. Pwede mo ramdam na parang nagtatrabaho ka, ganyan. Ayun. Ayun, bro. Salamat. Salamat, bro. Ayan, ganda nung sinabi mo, bro. Thank you. Yan po mga Kalingap, kasama natin si Papa Jam. Siyempre, hindi pwedeng hindi kasama si Papa Jam sa mag-a-advise kay Carla. Pero anong advice mo kay Carla since bago lang siya sa pagbablog? Anong advice? Siguro, pagbablog? Siguro ano lang, mababawasan yung pagiging mahiyain. I mean, sa pagbablog kasi sana kasi siguro ano, mahiya ka talaga. So, kailangan mo yung anuhin, kailangan mong i-conquer ba yung pagiging mahiyain sa pagbablog? Lalo na in public. Kasi ako somehow, ganun pa lang pag nasa public, medyo nahiya din ako. Uh-huh. Tapos, sa pagbablog, once na nag-vlog ka na, ano pa ba? Nag-mental block ako kuya. Pero, lahat kasi meron ano eh, meron positive and negative kasi. Ano yung mga positive? Kasi makakagap ka ng mga good reviews, good feedbacks sa vlog mo.
Pero hindi rin maiwasan na meron mga bashers and haters din. So, advice lang, wag na lang anuhin yung haters, yung bashers. Kumbaga, disregard mo na lang. Wag focus sa basher. Wag focus sa bashers, although sometimes... Sa'yo na lang. Sa akin, ay pwede rin naman. Oo, oh, yan. Kasi baka pagkano, di ba ano. Pero yun, okay lang naman mag-ano. Alam mo yung constructive criticism ko. Oh. Sometimes maganda rin yun, yung tipong may mga advices kasi yung mga ano, hindi naman totally hate, hindi naman bash. Kumbaga, para lang sa maka... For improvement ba? Oh. Self-improvement naman. So, kung alam mo naman makapag-improve sa'yo, why not pakinggan mo rin yung mga taong ko. Ayan. Parang gano'n. Kung hindi, kasi ano naman sa... thoughts mo or photos mo, disregard mo na lang. So, yun. Thank you, bro. Thank you.